Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Central Luzon at magandang araw bayan ng Tarlac. Narito ako ngayon upang ihatid sa inyo ang kwento sa buhay ng isang bayaning marangal dito sa aming bayan, ang bayan ng Tarlac. Kapayanihan buhay ni General Francisco, balikan at ating isa puso. Ang buong kwento, narito. Si Francisco Makabulos, Isoliman ay isang patriotiko at revolusyonaryong general na namuno sa mga revolusyonaryong pwersa ng Katipunan sa panahon ng Revolusyong Pilipino kontra Espanya taong 1896. Ipinanganak si Makabulos sa Lapas Tarlac kay Alejandro Makabulos ng Lubao, Pampanga at Gregoria Soliman. Sa pagsali nito sa isang lihim na lipunan mula kay Ladislao Diwa ay naisaayos niya ang kauna-unahang pangkat ng Katipunan sa Tarlac. At nang sumiklab ang revolusyong ito, ay napalaya niya ang Tarlac at nagtatag ng konseho ng bayan. Bukod pa rito'y tumanggi ito na sumama sa Hong Kong upang do'y kilalanin ang pak ng biyag na bato na siyang naging susi para sa pansamantalang kapayapaan at katiwasayan ng bayan kontra sa pamahalaang Espanya. Taong Enero 1898, tropa niya ay kanyang binuwag at amnestiya ay kanyang natanggap. Bilang bahagi ng Reformasyong Espanyol sa mga revolusyonaryo, siya ay nakakuha ng 14,000 at ito'y kanyang ipinamahagi sa kanyang mga tauhan. Talaga namang kakikitaan ng ugaling mapagbigay at may malasakit sa kapwa si Makabulos. Gayunpaman, pagkaraan ng tatlong buwan, ipinagpatuloy niya ang laban sa Espanya. Noong Abril 17, 1898, ang samahan ni Makabulos na kumakatawan sa gitnang Luzon ay nagpulong at gumawa ng isang pansamantalang konstitusyon. Lumikha sila ng isang pamahalaan na dapat umiral habang itinataguyod ang isang revolusyonaryong gobyerno. Ang pamahalaan ni Makabulos ay pinamumunuan ng pangkalahatang ehekutibo komite na binubuo ng isang presidente, bisipresidente, kalihim ng interior, kalihim ng digmaan, at kalihim ng tesorerya. Pamahalaan ni Makabulos kanyang binuwag ng unang republika ng Pilipinas ay naitatag ng konstitusyon ng Malolos na kanya ring nilagdaan. Pinangunahan din ni Makabulos sa kanyang mga tauhan upang palayain ang kalapit na mga probinsya gaya ng Pangasinan na kung saan pinamunuan niya ang mga revolusyonaryo sa labanan ng Dagupan. Pumanaw si Makabulos sa edad na 50 noong Abril 13, 1922. Ang kabayanihan ay hindi nasusukat sa kung anuman. Maaari kang maging bayani, maging sino ka man, at para kanino man. Ako si Marc Joshua Tagaro de la Cruz na nagmula sa 10 Magiting, nagbabalita.